topic is Kingdom of God in the Gospel of Matthew, Mark, and Luke, and John. So four gospel yan na pinag-uusapan ng Kingdom of God. Bakit mahalaga ang kaharian ng Diyos? Kung nakakita kayo ng piso, may dalawang mukha ang piso. Ang unang mukha ay tao at ang sumunod ay ibon. Yun yung dati na laro. Both side ng coin ay may mukha. Ganun din ang kaharian ng Diyos. May both side yan ng mukha. Ang unang harapan ng mukha ng kaharian ng Diyos ay ang kapangyarihan niya. Ang pagdodomina niya. Ang kingdom ng Panginoon. At ang kabilang side ng coin ng kaharian ng Panginoon ay ang kanyang katuwiran. So, pagkahawak mo ang kaharian ng Diyos, hawak mo rin ang katuwiran ng Diyos. Pagkahawak mo ang kapangyarihan ng Diyos, hawak mo rin ang pagsasabi sa iyo na tinatanggap ka niya at matuwid ka sa harap niya. In the Bible, 17 books ng New Testament, sa 27, lahat yon may first mention ng Kingdom of God. So pag pinag-aralan natin yung 27 na New Testament, 17 doon, it's all about the Kingdom of God. So paulit-ulit mula sa Matthew, Mark, Luke, John, Romans, hanggang sa Revelation, mababasa nyo ang salita, kaharian ng Diyos. So join me to discover the praise Kingdom of God in its first mention in the Gospel. Pagka kasi binanggit ang unang salita sa Biblia, hanggang sa matapos ang salibutan ito, yun ang definition ng salitang kaharian ng Diyos. Pag binuklat niyo yung Biblia ninyo sa Mateo 6:3, yung unang first mention ng Kingdom of God, Matthew 6:33, slide natin, pasuyo. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin, sa inyo, sa ating lahat. Tingnan nyo yung pinulahan natin. Una, dapat hanapin, yan yung mahalagang word dyan, hanapin kanyang kaharian, katuwiran, at lahat ng bagay. Ang problema minsan sa ating mga mananampalataya at kumikilala sa Diyos, nandun agad tayo sa dulo. Gusto agad natin, Lord, gusto ko lahat ng bagay, meron ako. Lord, gusto ko lahat ng provision, makuha ko. Pero may pangako ang Diyos at pangako ng Diyos yan. Pangako ng ating Panginoon yan. Regalo yan ng Diyos sa atin. Pero ang sinasabi niya, hanapin niyo muna yung kaharian ng Diyos. At ang kasama ng kaharian ay ang katwiran. The word seek o hanapin means seek in order to find. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, hindi lang dahil hahanapin mo siya, hindi ka naghahanap sa wala. Akala ng iba kasi, mahahanap ko ba ang Diyos? Eh parang wala naman siya. Hindi totoo yun. Kasi yung salitang hanapin yan, pag hinanap mo, sisiguraduhin niya matatagpuan mo siya. Kaya pag hinanap mo si Jesus, sisiguraduhin niya matatagpuan mo siya. Pag umiyak ka sa sobrang pagod mo, sa sobrang hirap ng buhay mo, sa sobrang hinanakit na ginagawa sa iyo at sobrang pain na nararamdaman mo, isang iyak, isang lapit at isang hanap kay Jesus, sinasabi niya dyan, sisiguraduhin niya makikita mo siya. Because seeking, the word seek, it means you seek in order to find. Hindi lang dahil maghahanap ka ng wala. Mahirap kayong maghanap ng wala. Hindi ba nasa bahay ka, hanap ka ng hanap, pero wala? Pero hanap ka ng hanap. Pero wala. Mahirap yun. But the word seek, hahanapin para masumpungan, it gives the assurance that you will find it. Sisiguraduhin niya. Ang kaharian at ang katwiran ng hari ay hindi pwedeng paghiwalayin. Iisa yan. Pinagsama yan dyan. Kanyang kaharian, meaning ang kapangyarihan ng Diyos. Pag hawak mo ang kapangyarihan at binigay sa iyo ang kapangyarihan, hawak din niya at ibibigay niya rin sa iyo ang katwiran. Ano yun? Di ba marami sa atin guilty? Yung mga nakakulong, nahuli lang yun. Pero yung tayo, hindi nakakulong, hindi kasi tayo nahuli. Ang galing natin magtago, di ba? Ang galing natin magpanggap. Pero ang totoo, minsan may palpak tayo. Minsan may problema tayo. Pero kung nahuli lang din tayo, baka nakakulong din tayo. But ang issue is, karapat-dapat ba akong bigyan ng Diyos?
pagka nahinanap mo si Jesus, masusumpungan mo siya, makukuha mo ang katwiran niya, sasabihin ng Diyos, karapat-dapat ka. Kahit hindi dapat. Pinagpaging karapat-dapat tayo. Bakit? Kasi namatay siya para sa atin. Kasi nagpalit tayo ng posisyon sa Kanya. Imbis na tayong patayin, siya ang ipinanganak para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Matthew 7:7, di ba Matthew chapter 6 to? Sinunod na chapter dito, kaya pala itong binanggit na verse dito, magsihingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo makakasumpong, magsituktok kayo at kayo bubuksan. Magsihingi, magsihanap, magsituktok, pumatok. Anong ibig sabihin niyan? Kaugnayan nung una natin binasa. Kung hahanapin mo, hihingi ka sa kaharian ng Diyos, makakasumpong ka, bibigyan ka. Kung magsisihanap kayo, hahanapin mong kaharian ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos, masusumpungan mo siya. Kapag kakatok ka sa kaharian ng Diyos, pagbubuksan ka. Amen? Pero yung iba takot na takot kumatok sa Diyos, takot na takot humingi sa Diyos, takot na takot baka kasi hindi siya pakinggan. Hindi totoo yun. Kasi nungalingan yun. Kaya mamaya, kung meron kayong hinihingi sa Diyos, hingin nyo. Kung hinihingi nyo ang kaharian niya, hingin mo. Kikilo siya, aabutin ka. Kung may karamdaman ka, pagagalingin ka, kikilo siya. Kung may nararamdaman kayo sa presensya ng Panginoon ngayon na kumikilo sa inyo, ganun mo lang yung kamay mo. At habang nangangaral tayo, at hayaan mong kumilo sa presensya ng Panginoon sa iyo. Magsihingi kayo at bibigyan, magsihanap at magsituktok. Verse 8, sapagkat ang bawat humihingi, anong sabi? Hindi siya maramot. Maraming tao at kalimitan minsan tayo nagiging madamot kasi may kakulangan din tayo. Minsan hindi naman talaga sinasadya ng tao maging mahigpit siya sa sarili niya at sa iba kasi kulang talaga rin siya. Pero yung hihinga natin, hindi ganun, hindi kulang. Sobra-sobra siya. Kaya sinasabi niya, humingi ka, tatanggap ka. Umanag ka, makakasumpong ka. At bubuksan ka. Amen? Palapakan natin ang Lord. When we ask for the kingdom and seek the kingdom, knock into the kingdom of God, surely you will find. Surely it will be given. At pagbubuksan nito. Matthew 6:31. Huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, ano ang aming darampin. Di ba kaya lahat tayo nandito? Kasi gusto nating lumapit sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya. Tulungan mo kami, Lord, kasi sa araw-araw na ginawa mo, kailangan namin may kainin, kailangan namin may inumin. Kailangan namin may damit. Kailangan namin ng damit. Basic kasi na needs ito. Kailangan ng tao to. At lahat tayo na nga kailangan dito. But sinabi ng 6:32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo na ang lahat ng mga bagay na ito. Binibigyan kayo ng assurance. Huwag kayong mag-alala. Alam ko, kailangan nyo yan. Ibibigay sa inyo yan. Talastas ko na kailangan nyo yan. Amen? At babalik tayo dun sa kaninang tanong, datapwat, hanapin nyo muna ang kanyang kaharian at ang katwiran at tapos daw, yung lahat ng bagay na kailangan na meron tayo, hindi in-exempt ang mga bagay, kundi lahat ng bagay ay pawang, provision, at daragdag lamang. Amen? Eh kaya lang gusto natin kasi doon sa dagdag agad eh. May in-offer mo na siya. Kung makikilala nyo lang ako, kung hahanapin nyo lang ako, kung makukuha nyo lang ang katwiran na binibigay ko sa inyo ng libre at walang bayad, kapalit lahat ng bagay nun at sa kabila nun ay ang lahat ng bagay ay para sa inyo. Maganda bang offer yun?
Di ba? Eh di ba yung iba pag nag-offer, dito ka na suke, presyon divisoria. Pasok ka na. Di ba? Umakanta pa, pasok mga suke. Di ba? Presyon divisoria. Papasok ka talaga. Kasi titignan mo kung ito ang presyon divisoria. Ito hindi lang presyon divisoria, hindi China galing yung offer niya. Ang sabi niya, lahat ng bagay at ang kapalit nito, ino-offer niya kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Ang backup mo ay ang kaharian ng Diyos. Mula sa dito sa lupa, mula sa langit, papunta dito sa lupa. Hindi lang basta natural na bagay ito. Supernatural ito. Biro mo, ino-offer ng Diyos sa atin. Alam niya dito sa natural na buhay na to, minsan mapait, minsan puno ng problema, alalahanin. Pero ang ino-offer niya, kung ano yung meron ng kaharian ng langit. At yun ang ino-offer niya sa'yo. Eh sabi, anong magiging imposible kapag kaharian na ng langit ang pinag-uusapan? Speaks about Jesus. First mention niya ng 6:33 ng Kingdom of God. Puntahan naman natin ang Matthew, Mark, pangalawang aklat ng Gospel, Mark chapter 1 verse 14, the first mention ng Kingdom of God. Now, after John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the Gospel of the Kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, the Kingdom of God is at hand, repent and believe the Gospel. Jesus preached the Gospel. Kanina, sinasabi niya ang Kingdom of God, it gives provision para sa atin. Ngayon, sinasabi naman ng Gospel ni Mark, sa first mention ng Gospel, ang sinasabi niya, ang kaharian ng Panginoon, ipinapangaral, ibinabahagi. At si Jesus ang nagbahagi nito. At ang sabi niya, ang ibinabahagi niya, mabuting balita. Nakatanggap na ba kayo sa kapitbahay niyo ng masamang balita? Araw-araw yan. Uy, alam mo ba sila mo? Eh, parang hindi masama, parang maganda sa tenga eh. Parang ka kinakalabit, di ba? Habang pinapakinggan mo, ay talaga, ganun siya? Talaga? Naku, nakakaawa naman. Pero sa loob daw mo, ay, buti nga. Di ba? Minsan, yung binabato sa atin, nanood ka ng TV, nainis ka lang sa politiko kasi nakakakonsumi sila. Pero napanood mo si Yorme. Diba? May pag-asa. Parang ayos itong mayor na ito ah. Pero napanood mo ibang politiko, nag-init yung ulo mo. Hindi ba masamang balita? Eh di ba pagka yung anak mo umuwi sa bahay, nay, may problema ako. Parang alam ko na ang sunod. Pera ba yan? Alam ko nakasunod, problema ba yan? Ayaw natin tumanggap ng masamang balita. But sinasabi ng kaharian ng Panginoon, Mark 1:14, si Jesus Christ came to Galilee preaching the gospel of the kingdom and the time is fulfilled, the kingdom of God. Sinasabi niya, andyan na ang kaharian ng Diyos, may mabuting balita tayo. Anong mabuting ipapangaral ni Jesus? The kingdom of God and the righteousness of God is at hand. Abot kamay nyo na ang kaharian ng Diyos. Abot kamay nyo na ang kanyang katuwiran. Baka sabihin nyo, Lindol, stop. Hindi yung stop, ha? Ibang kaharian to. Kaharian ni Jesus ang pinag-uusapan natin dito at hindi ng tao. Jesus is saying, change your mind and believe. Magbago daw tayo ng isip because it is the power. When we change our mind, alam nyo ba yung naniniwala sa Diyos? Yung maniniwala ka sa kaharian na ipinapangaral ni Jesus, ang sinasabi niya, kapangyarihan daw ito, confidence daw ito, at paghahabol daw ito, pagsusumigasig na masumpungan ng kanyang kaharian. At anong sabi? Mark 1:7, and he preached saying, after me comes, balikan natin, kasi sa context niyan, nangangaral si Jesus. Pero bago dumating yan, may isang propetang nangangaral tungkol sa isang tagapagligtas na darating. At ang sabi niya, siya yung nangangaral, he preached saying, after comes
He who is mightier after me comes he, meron darating na higit sa akin, sabi ni John the Baptist, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. Yung paparating sa akin na higit, ako nangangaral na ng pagsisisi, pero meron sumusunod sa likuran ko, higit na mas makapangyarihan sa akin, mightier, higit na hindi ako karapat-dapat magtanggal ng sintas ng sapatos niya. Bakit? Verse 8. I have baptized you with water. Kaya ko kayong bautismuhan sa tubig. Pero yung sumusunod sa akin, hindi nagbabautismo lang sa tubig, nagbabautismo ng Espiritu Santo. Amen? Meaning, yung presensya ng kaharian, kasi ang presensya ng Diyos, ang Diyos, ang kanyang kaharian, hindi pwede paghiwalayan. Kaya yung presensya niya, yung Espiritu ni Jesus, ipinibigay sa atin, ipinapasa sa atin. Ang sabi niya, si Jesus nagbabautismo ng Espiritu Santo, Holy Spirit. Ipinibigay yan sa iyo. Alam niyo ba na pagka kayo natatakot sa panahon na may problema kayo, hindi yan masusolusyonan ng positive thinking? Hindi rin yan masusolusyonan ng pag-inom. Hindi rin yan masusolusyonan ng kung ano-anong bagay. Ang makakasolusyon dyan ay yung Espiritu at kapayapaan na pwede maibigay sa iyo ng ating Panginoon. That's why He will baptize you. Bubunuin ka, pupunuin ka, babalutin ka ng presensya ng Diyos. Sino ang gustong balutin ng presensya ng Diyos ngayon? Sino ang gusto? Ayaw nyo? You want? Amen? Gusto ninyo? Kakaiba to, pag ginusto ninyo, ibibigay niya. Right? Kasi, biro nyo, pagka umiiyak ka at namuproblema ka, hindi mo alam ang gagawin, tinatakot ka sa problemang dadanasin mo, biglang nandyan yung presensya ng Panginoon at babalutin ka, biglang tatakas yung takot. Anong gamot doon? Hindi mo mabibili sa Parmasya Gracia yun. Hindi mo mabibili kay Kuya Roji yun. Dahil wala silang maibibentang ganun sa natural. Kaya sabi nito, si John nagbabaptize sa tubig. Alam ni John kung anong dala-dala ng Panginoong Jesus. It is the presence of God. At nung namatay si Kristo sa krus at umakyat siya sa kanyang Ama, ipinadala sa atin ang kanyang Espiritu. Nung na-born again ka, kung born again ka, nananahan na ang presensya ng Diyos sa atin. Pero ang presensya ng Diyos na pumupuno sa atin araw-araw, ginagawa yon para hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao. Na pagka meron kang presensya ng Diyos, may sakit yung anak mo, nagkakasakit pa minsan yung anak natin, di ba nagkakasakit? Papandungan mo ng kamay, and then you pray. Wala kang pambili ng pera, wala kang pambili ng gamot, wala kang panlapit sa ospital. Pero may Holy Spirit ka. Papatungan mo ng kamay, gagaling. Hindi lang namin pinakita yung kaninang matanda. Yung matanda doon, unang punta namin sa bahay nila, hindi makatayo, namamaga ang braso, namamaga ang tuhod, hindi makalakad. Yung unang picture na pinakita namin, pangalawang punta na namin, yung nakakalakad na siya. Pero nung una, hindi makausad yung matanda. At wala siyang ginawa sa upuan, kundi umiyak ng umiyak. Sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Pero salamat sa Panginoon, unang punta namin, wala talaga. Pinag-pray. Puro hinanakit yung meron siya. Pero, Nay, kikilos ang Diyos sa'yo. Nay, mahal ka ng Panginoon. Pangalawang punta namin, umuusod na siya. Pangatlong punta namin, gumagano na siya. At sabi namin na hindi kami papayag, na hindi ka tatakbo. Pero, hindi lang kaya pinapakita sa atin ng Diyos ang kagalingan is para makita natin na mahal tayo ng Panginoon. Amen?
Wala kang pambili ng gamot, hindi mo alam saan ka pupunta. May Espiritu Santo ka. Pandungan mo ng kamay yung anak mo, and you pray, and you ask for the Holy Spirit to heal that boy or that girl. Pagagalingin niya. Di ba sinabi, you seek, you knock, and you ask, it will be given you. Right? So, ang offer ng Panginoon, seek my kingdom and seek my righteousness, because the kingdom of God is His power and His righteousness, that you are righteous and you are accepted, you are highly favored. Pag tinanggap mo si Jesus, anong mangyayari? And all these things shall be added. Amen? Amen. Dito sa mundo, wala tayong padrino. Sino padrino natin? Eh, minsan pinapalayas nga tayo dun sa lugar natin. Eh. Wala tayong padrino. Anong gagawin mo pag pinapalayas ka na sa lugar? Eh, tagal mo na rito eh. Pero pwede po ba dito na lang, tulos lang naman po itong, hindi naman ako istorbo sa buong Cavite. Ang dahi-dahi yung lupa dyan eh. Pero dito lang naman kami sa gilid. Pag nga bumaha, maapaw eh. Maabot pa ng bubong. Pero wala kasi kaming mapupuntahan. Pero may Holy Spirit ka. You're confident. Magiging matapang ka. You can ask for the presence of God, for His provision na mag-provide sa atin. Ano man ang mangyari, magpapadala siya, magbubukas siya ng pintuan para magkaroon kami ng tahanan. Amen? Amen. Eh ano kung barong-barong yung tahanan? May Holy Spirit. Amen? Barong-barong yung tahanan, pero may Espiritu Santo. Anong kapangyarihan lumalabas dun sa barong-barong na yon? Eh pero hindi ko isinasantabi yung may maganda kang bahay, pero may Espiritu Santo. Salamat. Pero, ang kinakausap kasi rito ng Panginoon is yung mga taong nawawalan ng pag-asa. Pero minsan, huwag maging confident naman na minsan kasi wala na nga yung tao. Nagmamalaki pa sa Diyos. Huwag na huwag mangyari sa atin yun. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Mahal na mahal niya kayo. Balikan natin. Sino gusto ng Holy Spirit? Amen. You want? Yes, we want some, Lord. And we want more. So, Holy Spirit, nakita mo ang response ng mga anak mo sa lugar na ito. Right now, Lord, let your presence be felt and manifested in the midst of us. In Jesus' name. From the crown of their heads to the sole of their feet, right now, in Jesus' name, more, Lord, more of your presence, O God. Let it be felt and change the atmosphere, O God, in this place right now. Ramdam nyo? And as we speak, and he preached, saying, I baptize you with water, sabi ni John, but Jesus baptize you with the Holy Spirit. Mga kids talaga, ayan na lang natin sila. But we continue. Look for verse 43. First mention sa book of Luke, ng kingdom of God, tinagalog ko na, datapot sinabi niya sa kanila, dapat na mag-ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito'y sinugo ako. Kanina, sa first mention ng Mark, Matthew, sinabi, it is because the kingdom of God and His righteousness for the provision of the people who wants to receive the kingdom. Mark, for the provision naman na maniniwala, preach the gospel, maniniwala sa good news na ino-offer ng Panginoon. And then now, sa Luke, the kingdom of God, eto, what is the purpose ng preaching ng kingdom of God? What is the purpose? Luke 4:17. And there was
delivered unto him the book of the prophet. Binabalik ko kayo sa context, ha? Kasi kanina nagsabi doon sa binasa natin, the first mention, sinuguro si Jesus. Paano siya nasugo? Balikan natin yung context ng chapter 4. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. Nagpunta si Jesus sa sinagoga, parang ganito, nagtitipon, inabot sa kanyang aklat at binasa niya ang libro ni Isaiah. At pagkabasa niya, 4:18, eto nabasa niya, "The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor." Alinaw, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin dahil inanoint niya ako para ipangaral ang Ebanghelyo sa mga mahihirap. Sino ang mahirap dito? Ang totoo, wala sa ating mayaman. Dahil hindi lahat ng may pera at kahit may pera tayo ay mayaman tayo. Dahil sa Biblia, pag pinag-usapan ng kahirapan, lahat ng nilalang ay mahirap at may kakulangan sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin at inanoint niya ako, nilangisan niya ako para ipangaral sa inyo. So kung tayo ay lahat mahirap, qualified tayo lahat dito. Ikaw ang pinaka-the best na qualified para tumanggap ng anointing na to, ng pangangaral ni Kristo na ang sinasabi, "Preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance of the captives, and recovering sight to the blind, to set liberty to them that are bruised." There is an anointing to proclaim the good news to the poor. Pag pinapangaral ang Ebanghelyo ni Jesus, sa kahit sinong nilalang, may anointing na kasama. May ibinabahagi sa atin. Kanina yung one, the Holy Spirit. Ngayon ang sinasabi, ang Espiritu Santo ng Diyos, nilangisan si Jesus para saan? Para ipangaral sa Kanya. Kaya nga ipinapangaral natin sa inyo na mayroong Jesus mula kanina sa nag-perform sa atin. Kasi gustong ipaalala sa atin na mayroong Jesus na kailangan. Na ang tao, pagka tinanggap niya ito, may kalakip na anointing ito. And kapag anointing ang pinag-uusapan, ang anointing ginagawa, ibinubuhos sa isang mahalagang tao. Ang hari ina-anoint, kapag hari ka at itinakda kang leader, ina-anoint ka. Eh ang mahihirap na tao, ina-anoint din ba? Yes. Kasi ang gagawin ng Panginoon sa anointing na yan, yung kahirapan na meron ka, gusto niyang kunin, at yung kayamanang meron siya, yun ang ibigay sa'yo. Na monetary system, mostly ang habol agad, uy, pera yan. Masaya yan. No. Hindi lahat ng tao, tanungin nyo, hindi lahat ng tao na may pera ay masaya. Merong tao, gustong-gusto niyang kainin yung lahat ng pagkain na kahapag sa kainan niya. Pero wala siyang magawa dahil bedridden siya. Ano sinasalpak sa kanya? Tubo at yung powder. Nasaan yung kayamanan? Nandun, pinag-aaway-awayan ng pamilya. Hindi ko sinasabing masama magkaroon ng kayamanan. Ang sinasabi ko, kung wala ka, huwag kang mag-alala. Pero kung bless ka ng Panginoon, huwag magpakasaya ka. Gamitin natin para abutin ang mga mahihirap because God nagbigay ng anointing when you preach the gospel sa kahit sino mang nilalang. Particularly, yung literal talagang sagad-sagad and you preach the gospel to them, there is an anointing. And you cry for anointing kanina, it will be given to you. Amen? Amen? There is an appointment or commission to heal, to preach, to set freedom, to preach the Lord's favor. Diyan sa verse na binabasa natin, Luke 4:19, to preach the acceptable year of the Lord.
So merong commission, appointment ang Panginoon. Dinala kayo rito, may commission, may utos sa amin at may appointment sa inyo ang Diyos. Hindi nagkataong nagkita-kita tayo rito kasi may encounter ang Panginoon sa inyo ngayon. For you to be healed, for you to hear the preaching of the word and to set freedom. Gusto mo ng kalayaan sa nagpapahirap sa iyo? Sabi niya, eh, pas, asawa ko po yun eh. Ipag-pray natin yung asawa ninyo, ipag-pray natin yung pamilya ninyo, na makasama rin natin sila. Nabaguhin sila ng Panginoon, kung sino man yun. Because God is setting you free, and God is giving you favor, one favor. Luke 4:20, binalumbon ni Jesus ang aklat at isinauling at naglingkot at naupo. Sa naglilingkot at naupo at ang mga mata ng lahat na nasa sinagoga ay nakatitig sa kanya. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap na ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Ang sinasabi ng Panginoon, naganap na, nangyari na, kasi ang katotohanan ng lahat ng mga bagay na sinulat ayon ay si Kristo Jesus. So, hindi ang church, hindi si pastor, hindi ang mga kapatiran, kundi si Jesus. Kasi pag sa kanya ka na nakatingin at siya na nakikita mo sa ginawa niya at natapos niyang gawa, nagkakaroon ng kapangyarihan to para baguhin ang atmosphere at senaryo ng buhay na kinalalagyan natin. Amen? Punta na tayo sa huling gospel, the gospel of John, the first mention of the kingdom of God. Jesus answered and said unto him, John 3:3, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot enter, or he cannot see the kingdom of God. And yung sumunod na mention dyan, he cannot enter the kingdom of God. You can perceive, hindi mo pwedeng makuha ito at mahawakan ito with your eyes. You cannot perceive it by any senses unless you are born again. Oh, teka, paano ba yung born again? Aani ba ako sa church ninyo? Magpapamember ba ako sa church ninyo? No. Ang born again is when you ask Jesus na manahan dito sa puso mo. And when you ask the presence of God na kumilos sa buhay mo. And when you ask for the Holy Spirit at you ask the Father na maging ama kita and you ask Jesus, I want you to be my Lord. And you ask the Holy Spirit na kumilos at umiral sa kalagitnaan ng pamumuhay mo. That is the kingdom of God. That is being born again. And the manifestation of sinabi, babaptize sa tubig, babaptize, sasama sa church, makikinig sa loob ng church. But the essence at yung lahat ng bagay na yun, kaya natin ginagawa, it is because of Jesus. Sum up natin ito. Matthew, all things shall be added through the kingdom of God and His righteousness. Mark, through the kingdom of God, there is good news in your life and you will be baptized with the Holy Spirit. Luke, kingdom of God anoints you and commission you. And then John, the kingdom of God changes you and makes you born again. Amen? Hindi religion yung born again. Anong pagkakaiba ng Catholic, ng Christians, ng kung ano-anong denomination? No. Maraming Catholic born again. And when they encounter the presence of God, kakaibang nangyayari. They are changed in their minds. They keep on repenting. What is repenting? Change of mind towards God. Kaya hindi issue rito yung denomination. Ang issue rito, si Jesus
at yung Espiritu niya at ang Espiritu Santo na magbabautismo sa nagnanasa sa kanya. And then you ask kanina, di ba? Walang bawian. Sino ulit gusto ng Holy Spirit? Amen! Yung iba nakataas yung kamay, yung iba, amen. Lahat tayo, di ba? Amen! Ah, sige. Tayo po tayong lahat.